Good morning. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5, and One PH. We begin with a breaking news from the briefing of the Interagency Task Force. Cabinet Secretary Carlo Nograles has just announced that President Rodrigo Duterte has approved the extension of the Luzon-wide enhanced community quarantine until April 30, 2020. This was the recommendation of the IATF after setting up parameters in determining the necessity for the extension. We'll have more details on this development later. Samantala, nakapagsumiti na ng kanyang ikalawang weekly report si Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso. Kaugnay pa rin yan ng pagtugon ng gobyerno sa banta ng COVID-19 sa bansa. Para himayin ang ulat ng Pangulo, magbabalita live si Mayan Los Baños. Mayan, saan nga ba sumentro ang ulat ng Pangulo? Cheryl, alam mo ilan sa mga nabanggit nga ng Pangulo sa kanyang report na isinumite sa Kamara at Senado kung paano nila tinutugunan yung pangailangan ng mga pinaka-apektadong sektor sa ilalim ng enhanced community quarantine. Kasama na dyan yung poorest of the poor, mga manggagawang nawala ng trabaho at maging mga kapatid nating OFWs. Ayon kay Pangulong Duterte, nakatanggap na ng 100 bilyong pisong pondo ang DSWD para sa pagpapatupad ng social amelioration program. Pero nilinaw niya rin na kalahati pa lamang ito sa naot ng 200 billion pesos na nakalaan para sa financial assistance. Muli ring inulat ni Pangulong Duterte ang sakop ng programa. Anya, ibibigay ito ng cash bukod pa sa food packs na pinamamahagi naman ng LGUs. Bukod sa mga priority na poorest of the poor at mga kasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, targeting matulungan ang mga apektadong mga magsasaka. Nakikipag-coordinate na ang Department of Agrarian Reform para makatanggap ang mga kwalipikadong magsasaka ng emergency relief packages, kabilang na ang mga binhi at monetary subsidy na nagkakahalaga, Cheryl, ng 5,000 pesos. Ang dole naman na pagbigay na ng assistance sa nagkakahalaga ng higit 441 million pesos sa may higit 88,000 na manggagawa mula sa higit 6,000 establishments. Target ng dole na makapag-abot ng tulong sa may higit 115,000 workers hanggang matapos ang enhanced community quarantine. Ang DFA naman nakapag-repatriate na ng 3,587 Filipinos mula sa 20,000 target beneficiaries. As of April 2 schedule, nakapagbigay na ang OWA ng tulong sa transportasyon, pagkain at pansamantalang tirahan sa higit 3,000 OFWs. Makakatanggap din ng karagdagang ayuda ang mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Alinsunod sa Bayanihan Act, may inilatag na benefit package ang PhilHealth para sagutin ang pagpapagamot ng mga COVID patients mula February 1 hanggang April 14, 2020. Sagot nito ang testing para sa COVID-19 hanggang paggamot ng mild, moderate at critical pneumonia. Ang PhilHealth din daw ang magbabayad ng COVID-19 tests na gagawin sa labas ng mga ospital, gaya ng laboratories at mga drive-through testing facilities basta accredited ng RITM. Handa rin daw ang PCSO na mag-transfer ng higit 420 million pesos na pondo sa PhilHealth para sa COVID-19 related packages na ginagawa nito. Cheryl, bukod sa mga nabanggit natin, siniguro ng Pangulo na may sapat pang supply ng basic commodities ang bansa. Kaya patuloy din niyang pinagmo-monitor ang DTI para masigurong walang mag-hoard o mananamantala sa sitwasyon. So ngayon, Cheryl, nasa 427 online complaints na raw ang pinoproseso ng DTI. Nakapaglabas na rin sila ng 140 letters of inquiry, 4 na notice of violation at 1 na ang nasampahan ng kaso. Samantala, ang DILG nakapag-arrest o naka-aresto na ng nanghigit 500 katao dahil daw yan sa profiteering, hoarding at manipulation of basic commodities. Cheryl? May anlinawin lamang natin, ano, kailan nakapag-submit ng pangalawang report si Pangulong Rodrigo Duterte? Kagabi o kaninang umaga lamang? Kagabi yan, Cheryl. Bago yung kanyang speech, bago yung kanyang address sa ating publiko, siguro mga 30 minutes or an hour before that, binigay niya yung kanyang report kila Senate President Soto at Speaker Alan Cayetano. 22 pages yan. Mas mahaba dun sa kanyang first weekly report, Cheryl. So wala naman palang delay this time. Dito sa pangalawang report ni Pangulong Rodrigo Duterte, may reaction na ba ang Senado?
Ang tinututukan ng mga senador simula pa nitong mga nakaraang araw, yung gulo doon sa kung paano ba talaga ipamimigay itong 5 to 8,000 na special amelioration program na ito. Ano? At ang sinasabi nila Senate President Soto, ang kanilang basic na response dito, ipatupad yung national ID system kasi hindi nga raw nagtutugma yung database ng Department of Finance at ng DSWD. So hindi na malinaw kung kanino talaga mabibigay ito except for the four-piece beneficiary. So ang sabi ni Senate President Soto, dalawang buwan ipapatupad yung amelioration program niya, pwede para maging tatlong buwan. Kung gugustuhin daw ng palasyo, madaliin yung pagpapatupad ng national ID system para maging solid yung database, para maging mas malinaw sa sino-sino yung magiging beneficiaries nitong mga ito. At sa sinasabi ng Pangulo kagabi, na parang medyo namumroblema siya, na kulang ang pondo, nanindigan sila Senate President Soto, may enough funds daw tayo at may sapat na pera na pwedeng gastusin ang ating gobyerno, Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. The Health Department has launched a telemedicine hotline to provide medical consultations amid the enhanced community quarantine. Residents in Metro Manila can call the 24/7 telemedicine hotline at 02-8424-1724, while the national hotline is 02-894-COVID. Or 02-894-26843. The telemedicine hotline will answer patients who need COVID-19 medical advice as well as other non-COVID-19 medical concerns. DOH also assured that all consortium doctors are licensed and certified to provide telemedicine consultations. International pop superstar Lady Gaga has announced a star-studded digital concert happening next Saturday, April 18. Lady Gaga confirms that the worldwide streamcast will feature fellow big music stars like Paul McCartney, Lizzo, and Billie Eilish. They aim to support healthcare workers responding to the global coronavirus outbreak. The concert entitled One World Together at Home will partner with the World Health Organization and advocacy group Global Citizen. Samantala, sisimulan na po ng France ang paggamit ng seaworm bilang treatment sa mga pasyente ng COVID-19. 10 pasyente ang sasalinan ng dugo ng seaworm. Nadiskubre kasi ng mga eksperto na mataas ng 40% ang oxygen sa dugo ng hayop kumpara sa tao. Ibig pong sabihin, posible raw itong sagot sa kakulangan ng ventilators at intubators. Patataasin kasi ng seaworm blood ang oxygen level sa hemoglobin ng COVID-19 patient. Kaya tinatawag din ito ng mga eksperto bilang molecular ventilator. That's the latest on the COVID-19 pandemic. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Cheryl Quasim. We are One News.